Okay, let us pag-aralan ang inyong kinabukasan. Di lang kinabukasan. Napakalaming naghahanap ng tax bookkeeper. Napakakonti lang po ang nag-o-offer. Nire-recommend ako sa inyo si June Ramos, ah, si Alin Yu, si Judith Dagatan. Mga hanapin niyo yung mga taong yan. Mahuhusay po yan sa tax bookkeeping. So, ang pag-uusapan ho natin is, ito po, tax bookkeeping for BIR compliance. So, kung nakikinig sa akin si Mau Brasa, si Joyce Kabatan, si Tony, inaanak ko, si Tony Peña, at saka si G. Santander. Pwede ba, mga kaibigan ko, pakishare naman tong video to para mas maraming tao yung makaalam. Kung ayaw nyo namang i-share, i-click nyo na lang yung like para ma-beat natin ang Facebook at YouTube algorithm. Ayan. Ang pag-aaralan natin, mga bossing kong minamahal, lalong-lalo na yung mga nasa kolehiyo na ang pinag-aaralan ay financial accounting, managerial accounting. Kinakamusta ko yung mga professor ninyo na kailangan din ng malalimang training para po malaman nila ang tax accounting sa Pilipinas. So, ibig ko lang sabihin, mga estudyante at mga professor, as far as level of learning and understanding ng tax accounting or tax bookkeeping for BIR compliance, parehas lang po kayo. Zero. Zero. Nasa starting line. Kumbaga sa karera, nasa starting gate kayo pare-parehas. Fair and square, iisa lang ho ang inyong posisyon. Starting line. Okay. So, pag-aralan natin, ano ba, sir, ang purpose ng tax bookkeeping? Napakalaki ho ng makukuha ninyong professional fee kung kayo ho ay magpupunta sa tax bookkeeping. At mga kolehiyong, kung ikaw po ay isang college student, libre po ang training mula sa akin. At ito po yung pasimula. Nagkaroon na ho ako ng mga initial training. Pero ho yung mga techniques na dapat nyo malaman, hindi ko ho re-release yan sa Facebook o sa YouTube. Ibibigay ko sa mga college student ng libre. So ito po ay isa sa mga ipopost natin sa Facebook at saka sa ating YouTube. So tinanong ko ang BIR. Mamang BIR, for tax purposes. Ano ba? Kasi ako graduate ako ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang itunuro sa akin, ang galing ko dyan, sir! Financial accounting at saka managerial accounting. Sa pamantasan noong 1982 hanggang 1986, yung teacher ko rin, mga professor ko, walang alam sa tax bookkeeping. So, kung hindi mo alam, di hindi mo maituturo, ganun lang yung kasimple. So ngayon, alam ko na yung tax bookkeeping. Tinanong ko yung BIR. So itong BIR na to, since siya ay representative ng BIR commissioner, ayan, makikita nyo naman yung pangalan ko dyan, Emelino T. Maestro. Tagal na ho yan. So ito po yung question ko. Bakit ayaw kumilos nito? Iyon. Ayan, ito po yung question ko at ito po yung legal basis niya dun sa answer sa question ko. So, ang sabi niya, for tax purposes, Mr. Emelino T. Maestro, it is the financial statement which is in conformity with the tax code should be attached in the filing of income tax return. Attached hereto is a copy of RR21-2002 for your reference. So, suggestion ko, mga ka-taxpayer kong minamahal, paki-download nyo sa BIR website ang Revenue Regulation 21-2002 para malaman ninyo ano yung sinasabi niya kasi that is the prescribed procedures. Clarify! Nagkagulo sa BIR! Nagsapakan!
So nagkagulo-gulo, naglabas ngayon sila ng bagong rule. Ayun. Ito ngayon yung rule nila tungkol doon sa RR na binabanggit. Ayan yung RR, oh, ito. Okay, clarify section 6H. Eh, ano ba nakasulat dito? Section 6H. Ayun, nagkabungguan. Nagkamura. So, ito na ngayon yung nangyari. Clarify nila, naglabas sila ng rule. Sabi dito, financial statement with accompanying auditor's report. Yari na yung mga CPA. Kailangan pala may accompanying auditor's certificate attached to annual income tax return to be filed with the Bureau of Internal Revenue shall present state accounts in a very descriptive fashion such that the nature of the specific transactions. Yung isa ang pinag-uusapan, accounts. Yung isa pinag-uusapan, transaction. Magkaiba ho yun, ha? Tapos, entered in the accounts. Yung transaction daw ay in-enter sa account. Okay. Are known to the readers. Ngayon, kailangan nating malaman, ano ba ibig sabihin nung accounts? Anong ibig sabihin nung transactions? At anong ibig sabihin nung readers? So, may reader pala. Sino ba yung reader? Yung taxpayer ba? Ang reader ng financial statement na ipa-file sa BIR? Yung BIR officials ba ang mag-re-read nung file ng taxpayer sa BIR? Yung auditor ba ang mag-re-read nung file ng taxpayer sa BIR? Maliwanag na binabanggit dito. Yung taxpayer, hindi siya yung reader. Yung auditor, hindi siya yung reader because sila yung source ng financial statement. Ang taxpayer ay source ng financial statement. Ang auditor ay source ng financial statement. So, ang inuutusan ay taxpayer at ang inuutusan yung auditor. Siyempre, ang gumagawa ng mga entry ay yung bookkeeper ng taxpayer. At minsan, yung malalaking auditing firm, may negosyong tax bookkeeping. Kaya, hindi sila independent eh. Now, ngayon, dito sa sinasabing ito, ang reader, hahanapin natin, sino ba itong hinayupak? Sino ba itong mga hinayupak na reader na to? Ayun. So, ang hinayupak na reader na to ay mababasa mo dun sa susunod na regulasyon. Diba? Compliance daw. Additional compliance saan? Sa Philippine Financial Reporting Standard. Tingnan ngayon natin. Sino magko-comply? Yun ang tanong ko lagi. Sino ba magko-comply, mga hinayupak? Ayun. Sino magko-comply sa Philippine Financial Reporting Standard? Maliwanag na maliwanag dito. Should be observed by big corporate taxpayers. Should be. The word should. Kailangan liwanagin natin mga bossing ko eh. Yung word na should, hindi yan mandatory. Should mean may option ka. Kung ikaw ay big, Mr. Maestro, Mr. Taxi Specialista, ikaw ba ay big corporation? Hindi. Because hindi naman ako corporation. Individual ako. So therefore, hindi para sa akin to. Ikaw ba, Mr. Kaibigan natin si Melos Restaurant. Ikaw ba, Melos Restaurant, ay big corporation? Hindi. Ano ba definition ng big corporation? Diba? 50 billion sales. Eh, wala naman 50 billion sales itong kaibigan nating Melos Restaurant. Diba? So, therefore, hindi siya big corporation. So, therefore, kung hindi ka big corporation, based sa definition ng BIR, kung anong ibig sabihin ng big corporation, ayan, big eh. Waliwanag eh. Meron kang option. Pag sinabi natin, sir, ano ba yung ibig sabihin ng option? Ayan. Liwanagin natin. Pag sinabi kasing should, that's option. Should. Pag sinabi nating option, pwede mong gawin, pwedeng hindi mo gawin. Yung salitang should is nagko-connote ng consent. Nagre-request. Should be observed. So pwede hindi mo pwedeng i-observe. Pwede mong hindi i-observe. Kung gusto mo, may violation ba? Wala. Basta hindi ka big corporation. Yun ho yung mga mali ng mga common mistakes
mistakes ng mga taxpayer at mga maliliit na CPA. Yun ho yung binabanggit natin dito. Now, ayon dito, ang tanong natin, eh sino ba magre-read? Ayun, nandito ho yung i-re-read. Sino magre-read? Ayun. Financial accounting purposes differ from the application of tax laws. Kaya nga sinasabi dito ng BIR, pag nag-file ka in conformity with the tax code, kasi nga may difference ang financial accounting sa tax accounting. Nagkakaroon tuloy ng resulting to the discrepancy of reports. Ano ba yung reports? Ayon. So, ang reports is yung financial statement, yung audited, at saka yung tax return o yung mga BIR forms. So, merong disparity. So, na-realize na yan ng BIR from the very beginning. Hindi lang talaga sasabihin sa inyo mga bossing, may pera sa disparity. Pag mali ginawa mo, may pera doon. Corruption, pera yan. Collection, pera yan. So, bakit ko sasabihin sa iyo? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Therefore, there is a presumption na alam mo yung ginagawa mo. Ikaw taxpayer ka at ikaw bookkeeper ka. Kaya kayong mga college students, walang bayad to. Gusto ko yung susunod na henerasyon ay maging magaling sa taxation. Okay? Eh wala namang university na nagtuturo ng tax bookkeeping eh. Walang eskwelahang nagtuturo ng tax bookkeeping. Huwag kayong mag-alala, ituturo ko sa inyo. Pati yung sinasabi rito, descriptive passion, ituturo ko yun sa iyo. Kasi ang pinag-uusapan natin, ano ba purpose? Ano ba purpose ng tax bookkeeping? Napakasimple lang ho ng purpose ng tax bookkeeping. At masasabi na nakasulat na rin dito. There is a need. Pag sinabing need, pangangailangan. There is a need. Sample ng need. Pagkain, damit, bahay, need yan. Basic need ng tao yan. So, ganun din ang taxation. May basic need. Ano yun? Application of tax laws. Ayun. Na yun daw, disparity, i-re-reconcile. Eh, sino magre-reconcile? Yung big corporation. So, kung hindi ka big, sumunod ka sa sinasabi ng BIR. Gumamit ka in conformity with tax accounting. Kung hindi ka big, uulitin ko, kung hindi ka big corporate taxpayer, gumamit ka ng tax accounting or tax bookkeeping, which is ituturo ko sa inyo, mga ka-taxpayer ko, tax bookkeeping for BIR compliance. So, paano sir ang tax bookkeeping? Anong purpose niya? Naliwanag dito, ang purpose niya is avoid irritants. Sino may irritants? Taxpayer and tax enforcer. Ito ho yung mga auditor, mga revenue officer, GS, RDO, RD, and huli yung CIR. Ayaw ng BIR na mag-away kayo. Gusto ng BIR ay magkaroon kayo ng peace of mind. So, sinasabi dito ng BIR, paano ka magkakaroon ng peace of mind? O, di sinabi rin ng BIR, nandito rin. Sa Revenue Audit Memorandum Order, ito po yung dalawang pinagagawa. I-ascertain mo yung correctness and validity of entries. So, makikita mo yan sa account, di ba? Sabi kanina, accounts. Yung accounts galing sa transaction. So, magkakaroon muna ng transaction bago magkakaroon ng accounts. Ituturo ko yan sa inyong lahat. And, na-apply mo ba yung tax laws? O, kung mapapansin mo, ang pina-apply ay tax laws. Hindi pina-apply sa'yo, maliliit na taxpayer, maliliit na bookkeeper, maliliit na mga CPAs, yung Philippine Financial Standard. Hindi ho hina-apply sa inyo. Okay? At tingnan niyo, kamukha na akong clown. Kasi tagal ko nang inag-uusapan to eh. Ayaw niyong makinig eh. Nakatulat na nga eh. So with that mga ka-taxpayer kong mahat, pag-aaralan natin sa susunod dating pagkikita. Magkikita ho tayo kung kayo ho. Ini-invite ko yung mga present bookkeepers, taxpayers. O ikaw ay empleyado,
ng isang taxpayer, 1,000 lang ho ang joining fee at 500 po per topic or per issue babayaran ho ninyo. Nalalaman nyo na ho yung kabuuan ng tax bookkeeping for BIR compliance. So maliwanag na po dito sa pinag-aralan natin, mga ka-taxpayer kong minamahal, kailangan ho ninyo ng tax bookkeeping para ma-avoid yung irritation. Pag sinabi sing irritation, nag-away. Parang mag-asawa. Nag-away. Saan? Sa pera. Nag-away. Ayun. So, yung si Mr. pinatulog outside the Colombo. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, masayang buhay po para ho sa ating mga kababayang Pilipino. Ha? Wag ho tayong basta-basta susunod sa mga government officials. Katulad din ho natin yan. Mga walang alam at ang gusto ho nila ay personal gain. Magkapera. Magkapera! So, peace and happiness be with you for life. See you later and see you in my next video!